hindi na sila nag-apila, kinuha na rin pagkakataon ito ng buong nga It's Showtime para makapag-prepare. Tuwing magko-concert ako, kayong dalawa yung una kong hinahanap sa audience. Para mawala yung kaba at takot ko. Ready is such a big word. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord! Ito naman po si Papa O at si Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihilit sa amin! Ichigaw mo na! Hoy, maalala ko ha, sa October 14 nang simula. Nang? Oo, hindi. Kumalat na rin naman ang balita. Nang? Actually, noon ko pa naman alam yan, kaya lang hindi ko ma-i... Bakit? Wala lang. Pinasok ko lang. Hindi, joke. Ang dami na lang humaling dyan sa kanta natin na yan, ay, di ba? Kaya nito magtatay na to, di ba? Oo nga, naloka. Oh. Ayan, o, tinan nyo. Panoorin nyo. Magiging bonding time na rin nila yung pagpipinig ng ating ano team song. Correct. Uh-oh. At syempre pa, oy, maalala ko ha, sa October 14 nang simula. Nang? O, hindi, kumalat na rin naman ang balita. Nang? Actually, noon ko pa naman alam yan, kaya lang hindi ko ma-broadcast dito dahil nga sa confidential yun eh. Fans yan, kuya? Hindi mga tagahanga. Fans! Oh my God. Ang dinig mo ba, fans? Fans. Hindi, 'di ba? Since lumabas na 'yan, eh, ituloy-tuloy na natin ano. Oh. So sa October 14 na ilalabas ang first airing o pilot episode ng pansamantalang ipapalit sa Nasuspindi for 12 days na It's Showtime. Ito yung It's Your Lucky Day. Yes. Starring Luis Manzano, Robby Domingo, Melay Cantiveros, Long Mejia, yes, at I think si Jenica Garcia rin nandiyan. Ah. Oh, at ilang komedyante. Oh. Oh, oh. Na 2 weeks lamang po ito, no. Oh, so nay, bakit kaya tinanggap na lang nila yung suspension? Oo, oh, hindi na sila nag-apila sa opisina ng pangulo. Mm. Oh, kinuha na rin pagkakataon ito ng buong nga It's Showtime para makapag-prepare ng kanilang magpasikat. Oo, oh, sa darating na anniversary. Yung anniversary week nila na group presentations. Yun. Siyempre, pahinga na rin. Mm-hmm. So, lahat sila wala doon. Pero, andun pa rin ang mga staff. Ah, so, walang mawawala ng work. Walang mawawala ng work dahil sila pa rin ang titimon ng buong show. Ng It's Your Lucky Day. Na merong portion na lalabas. Anong lalabas? Na lalabas na host para i-extend yung entertainment sa mga audience sa labas. Ah, hindi lang sa loob. Basta yan ang antabayanan ninyo, ha? Naku, ano kaya yung mga segments dyan na yun, no? Actually, mukhang mako-curious ng mga tao. Mm-hmm. Una, sa suspension. Mm-hmm. So, since tinanggap na ng ABS-CBN to, hindi na para kumontra din ang mga netizen. Mm-hmm. Yung galit nila, baka humupa na rin. Diba? Kasi galit sila sa NTRCB, galit sila kay Chairman Lala Soto. So, huhupa na rin kahit paano yon dahil nga sa pag-accept ng suspension ng ABS-CBN para sa It's Showtime. So, ang mangyayari niyan ay kanya-kanya silang bakasyon or kanya-kanya silang brainstorming ng kanilang magpasikat. At rehearsals na, no? Oo, sakto lang. Oo. Diba? Oo, tsaka yung curiosity ngayon ng mga audience. Panonoorin nila yung It's Your Lucky Day.
parang ano siya na, blessing in disguise. Na ayun nga, parang kumbaga forced vacation. Forced rehearsal, di ba? Parang binigyan sila talaga ng time ng pagkakataon para mas mapabongga nila at mapaghandaan ng bonggang-bongga yung kanilang anniversary week. Correct. At sabi ko nga, no, kay Melay, nung nag-guest ako dun sa Magandang Buhay na since sila na, muna ang uukupan ng time slot, sabi ko, galingan niya, baka bongga rin yung inyong presentation. Mm-hmm. O pwede kayo maging pre-programming ng It's Showtime. Ay, oo. Diba? Dati, It's Showtime. Oo. Pre-programming ng Wawa Win. Oo. Ay, bongga yan. Hindi naman natin, ano, no? Oo. Hindi natin hawak. Malay mo, another blessing in disguise yan. Yes. Oh. Malay mo, kapitan sila na. Correct. No? Ayaw ng bitawan pagkatapos correct ng mga manonood. Correct. Oo. Anyway, good luck sa It's Your Lucky Day. Yes. At syempre, nandoon din kasabay yung pagka-miss ng mga fans ng It's Showtime sa kanilang mga iniidolong mga TV hosts. Mm-hmm. Eh kuya, wala kang goofy dyan sa It's Your Lucky Day? Para kanino? Naka-upgrade lang kami. Oh. Matatanggap ka daw pag nasabi mo ng tama yung It's Your Lucky Day. Oh. It's your lucky day. Ayan, kinain yung maswerte mong araw. Tama, Nena? Tama, kuya. It's your lucky day. Ayun, so hindi ka nga matatanggap dyan. Okay, kami na ang tumakos. Ay, si Mrena. Oh. Mrena, ikaw ba nung nanganak ka, tumaba ka? Opo, kuya, unti. Oh. Ako, kuya, unti lang. Nagpalaipo ka ba? Ay, hindi, kuya. Bakit? Eh, wala naman akong pera, kuya. Anong ginawa mo? Wala, kuya. Oh. Dalit lang ako. Wow! Eh, kaso parang hindi yan ang ginawa ni ano Antoinette Gale. Ay, bakit? Si Antoinette Gale, yung jowa ni Wamos. Anong Cruz ginawa? Eh, nagpalaipo. Pwede ba yun agad-agad? Oo nga, nakakaloka. Kailan ba siya nanganak? January 24, 2023. Oh. Sa mga ano, 9 months? Mahigit? Mm. Tapos magpapalay po na. Pwede ba yun? Baka naman pagkain ng katawan na, pwede na. Saka hindi naman siguro gagawin ng doktor yun kung hindi pwede. Oo nga eh. Eh kaya lang pinangangaralan si Antoinette Gale ng mga netizen. Na? Na siyempre nanay ka, obviously tataba ka dahil nagpapadede ka. Sana lang daw, siya nang gumawa ng paraan ng natural diet. Eh kasi nga, in fairness naman kay Antoinette Gale, insecure siya sa kanyang katawan. Kaya siya nagpalay po. Nakakataba ka rin pagpapadede? Hindi ko. Eh, syempre puro kagatas. Hindi naman nagpapataba yun. Kailangan mo lang na maraming gatas. Lalo na pag nanay ka, hindi mo na aalalahanin yung figure ng katawan mo. Dahil ang una mong concern ay yung anak mo na dumede sa'yo. Dahil yun ang pinakamainam na pagkain ng sanggol. Yes. Breast milk is best for babies. Oh. Diba? Oh. Eh, ano ba nangyari, Nay? Eto nga, si Wamos nagbenta sa celebrity porn stars. Oo, ng kanyang mga diamonds. Yung mga kanyang mga na-invest na mga alahas. Ay, ang bongga. Oo, tapos kailangan daw nila yung perang mapagbebentahan nito. Mm. Although medyo okay-okay naman daw ang bentahan. Para yan ang naibagsak yung presyo ng konti. Oo, dahil kailangan daw. Siguro sa ospital din, di ba? Eh, yung mga tao, lalo na yung mga fans nila, nagsasabi na sana nag-diet na lang siya, nag-exercise na lang siya. Sana hindi na niya minadali. Diba nagpaano na nga ng ilong dati si ano? Si Antoinette Gale, diba? Tapos may nagsasuggest naman bakit daw hindi si Wamos Cruz yung nagparetoke. Ha? Bakit? Oo, hindi. Ayan o, may suggest on. Ha? Kayo naman. Baka si Wamos happy naman na siya with the way he looks, diba? Oo. Sa wala naman masama sa pagpaparetoke, diba nanay? Oo, Diyos ko eh. Kung magbibigyan nga lang ako ng pagkakataon, talagang... Oh, ano paparetoke mo? Pag-iisipan ko pa. Anyway, matangos naman yung ilong ko sa nose line. Pero pag nakatagilid na yan, may tangos naman sa may angle. Yan, kuya, tama yan. Tagilid ka na lang lagi. Tama yan, ganyan.
ka nang titignan from the side, may angle naman. Okay. Oo. Eh, kinatangos ng ilong niya. Pero may kailangan ka talaga na ipaayos. Alin? Yung Gilay May. O, ay tayo si Jenny Martina. Oo, di ba? Pero di ba gusto mo talaga siyang gawing permanent na? Mm-hmm. Oh. Tsaka yung ilong ko, hindi naman. Oo. At babalik ko lang sa iyo yung sinabi mo sa akin dati, di ba? Na bakit naman papaayos yung mukha? Eh, dyan ka kumikita. At saka ano, diba? Tandaan ninyo, don't fix what is not broken. Kanina ka pa. Kanina pa ako nagtitiis sa paha. Galing sa paha. Galing sa paha. Oo, sabihin na natin dito kung bakit nawala si Brenna ng ilang araw. Biktima po ng leptospirosis. Ha? Ito ba? Binaba na. Kakaloka. O anyway, ang importante, eh, hindi naman sila nanghingi. Oo. Kung kanino, kung magpapaayos sila ng mukha, ng katawan. Totoo. At kung meron silang kinakailangan sa bahay, hindi sila nanghingi. Kanilang pera yon, kanilang alahas yon. At saka na yun, no, dito din napatunayan na maganda talaga yung investment yung mga alahas. Kasi yung ibang mga sinasabi nila, mag-invest ka sa gold, sa ano, eh, sa ginto nga daw. Kasi nga daw, in times of need, talaga daw magagamit mo siya para maibsan yung financial crisis niya at pagdadaanan mo. Oh, kaya lang, syempre, Loy, huwag ka naman nang ngongolekta ng ano, mga papel de ahensya. Uy, wala! Nandun lahat. Yung mga alahas mo, wala, papel de ahensya. Wala, mamatay, wala. Mamatay. Hindi, wala talaga. Dahil. Huwag naman, ayoko naman dumating dun sa time na kailangan mong, ano, di ba? Okay na po na. May collector's item siya, yung mga papel de ahen. Ha, wala na! O, ikaw ba nag-ano ka? Nagsasanla ka? Hindi, kuya. Wow! Never! Uy, ay, wow! Pinaringgang ka. Oh my God! Hindi rin naman ako nagsasanla na. Bakit hindi ka nagsasanla? Wala naman akong alahas, kuya. Ay, naman po. Ewan ko sa inyo. Ay, nako, syempre, Panos. Oh. Yung to be continued natin kay Eric Santos. Ay, oo. Syempre, nagkaroon kami ng pagkakataon makapanood ng concert ni Eric Santos sa kanyang milestone o sa kanyang 20th anniversary concert na nung 10th year pala, ay nag-concert na siya sa MOA. Yes. Tapos on the 15th year, nag-concert ulit siya. So every 5 years, siya nagko-concert doon. Kaya lang nga, yung bakanting dalawang pangko, eh yun nga, wala yung kanyang parents. Oo. So first time na wala yung parents niya. Kaya madamdamin yung ano eh, yung segment na yun na yun. Oo. Na nagbasa pa siya ng letter. Oo. Yun ako, yung Diyos ko yung letter niya, nakakaloka. Oo, eto. Sa tuwing magko-concert ako, kayong dalawa yung una kong hinahanap sa audience. Para mawala yung kaba at takot ko. Pero ngayon, wala nang nakaupo sa dalawang special seats na laging naka-reserve para sa inyo. Napakahirap mag-celebrate na alam kong hindi ko na kayo makakasama kailanman. Pero pinili kong ituloy ang concert na ito dahil alam kong ito ang gusto ninyo. To honor and share the gift that God has given me. Tainay, I promise to take care of myself and continue to be strong for our family. I promise to continue your legacy of love, humility, and gratitude. Kung ano ako ngayon, dahil po yan sa inyong dalawa. Wala man kayong dalawa sa harapan ko ngayon, I promise that you will have the best seats in my heart forever.
mahal na mahal ko kayong dalawa. Sobra. Diyos ko, umiyak si Eric Santos dyan. Naalala kasi ni Eric Santos yung kanyang parents, no? Yes. Siyempre, dedicated niya yun sa kanyang parents. Yung kanyang sold-out concert. Yeah. Oo. Ang bongga ng mga guests, Nay. Oo. Diyos ko, nakakapigli ni nga yung mga ano, duets nila. Oo. Puro ang tataas. Si Sherin Reyes, di ba? Sinimulan. Oo. Oo. Di ba? Si Yeng! Oh, si Yeng, ayan, o. Oh. Si Angeline Quinto! Si Darren! Oh, si Darren, diba? Nagpakilikili. Oh, diba? No? Oh. Ang ganda ng... ano kilikili? Biceps. Braso. Hindi ko masyado makita, ikaw yung mas malapit sa stage. Oh, siyempre ang nag-iisang songbird, Miss Regine Velasquez, hindi nagpakabog, di ba? Correct. Pero tumumbling ang mga tao nang bigla lumabas si Miss Regine kasi nga hindi in-announce na guest siya. Surprise! Oh, surprise! Diba? Oh. Siyempre, nandun sa audience, si Julina Magdangal, Melay, yeah. Si Vice Ganda, nandun din kasama ang kanyang mahal na ina, si Nanay, yeah. Rosario. Yeah. O na, happy birthday, Mami. Ay, happy birthday po! Mami. Vice, saka sino pa? Si Shasha Padilla. Yes. Nandun din. Oh. Kasama ang kanyang partner. Si Christian Bautista. Si Mark Bautista. Correct. Morissette! Andiyan din. Yung makasama sa ASAP na yun. Correct. No? Oo. At syempre, nakakatuwa si Eric kasi minention niya tayo. Yes, syempre. Si Ochi Diaz at ang kanyang mga kasama. Yes. Maraming salamat, Eric. At syempre, hindi pa rin kumukupas ang boses ni Eric. Sobrang sulit na yun nung concert. Correct. Mahaba, pero hindi nakakabagot. Siksik sa mga numbers na napakagaganda ng mga kanta. Sobrang nakarelate lalo si Jegs. At saka, ang ganda na yun ng flow ng ano. Congrats kay John Prats. Ang galing na director. Correct. Na. Ang nakakagulat din. Biro mo, 3 hours almost yung show. Pero yung boses ni Eric Santos. Buo pa rin. Ano, hindi mo na rin gano'n nag-crack, napagod, di ba? Fresh mula simula hanggang dulo. Correct. Birit kung birit. Oh, grabe. Ang galing, ang husay. Clap, clap, clap. Diba? And Eric, happy birthday! Yeah, birthday ni Eric. Diba? Diba? Happy birthday, Eric. Hoy, nako, Loy. Oh, yes, Nay. Galing din ako. Oh, saan ka naman galing? Oo, sa grand opening ng G-Studio. Ay. Ni Mateo Guidicelli at Sara Jeronimo. Wow! Oo. Siyempre, ang mga kaganapan, ayan. Matagumpay na ginanap ang blessing ng G-Studios na pag-aari ng mag-asawang Sara Jeronimo at Mateo Guidicelli. Umaga ginanap ang blessing at ang pamilya lamang ni Mateo ang umatend. At ang tanong pa rin ng marami ay bakit wala o naimbitahan ba ang pamilya ni Sara, lalo na si Mami Divine? Bali, hapon naman ang imbitasyon ng mag-asawa para sa mga kaibigan sa press, kaya hindi natin na-witness ang blessing sa umaga. Excited ang mag-asawa na ipakilala ang kanilang baby, ang G-Studios. Our vision, our dream has come to life. Maraming salamat. Of course, ang asawa ko ay malakas sa manifestation yan eh. Nag-umpisa lang po yan sa yung mga shoot namin na ginagawa namin during the lockdown, and then nagkatotoo na nga, sabi ko, love, magaling ka sa sa lighting, sa pagkuha ng mga shots, pwede ka maging director. Oh. So, love. Ano plano talaga itong pagtayo ng negosyo ng studio? Parang binuan lang po before eh, pero malaking potential na asawa ko. Yeah, it was all, kumbaga, laro lang ba during the pandemic?
So we started G Productions, which produces Sarah's concerts also together with Viva. Okay. We decided to do a physical studio kasi wala pang studio dito sa South. Yes. So this studio, we name it as Your Creative Space in the South. Collaborations with different artists, exploring different artists, and seeing and nurturing different artists. Building ito, ha? Aba. So, pati yung mga TVC dito rin pwede. Yeah, we can do our TVCs, your photo shoots, your dinners, your parties, yung vlog nyo, Kuya Oj, yung vlog nyo dito mismo. Podcast, pwede podcast, rin yeah. Ano pa, pwede rin mag... Dinners, anniversary. Dance class. Oy, dance class. Zumba, yoga. Magtuturo po ako ng dance class once a week dito. Gusto, yes, ako. So, gusto. At syempre, pagkausap ng press ang mag-asawa, hindi nawawala ang tanong kung ready na ba si Sarah magbuntis? Busy pa kayo sa mga ganito business, so hindi pa napagtutuunan yung pagbuo talaga ng family. Sana, ipag-pray nyo. Pag-pray nyo, sana dragon pray. Baby. Praying for God's will. Ready kayo. Po? Ready na kayo. Ready is such a big word. Pero hindi naman inaawat, ano? Pero hindi nyo naman inaawan. Hindi naman. Darating. Opo. In God's time. Opo. In God's time. Sarah, marami kasi yung nag-alala when you canceled Opo. Show in Pampanga. What happened? Kasi medical reason daw. Opo nga eh. Medyo ano kasi, medyo nagkulang lang po ng preparation vocally and physically. So medyo took a toll sa... vocal cords. She pushed hard in her Davao show. Oh, kasi pagkasama mo talaga si Bamboo, all out ka talaga eh. So medyo, But ano naman po? Recovering. Sabi ka ano ng doctor, vocal rest lang yung kinailangan. Opo. Marami kasi nag-speculate. Physically, mentally, ready ka na to be grabe naman po kayo. Pwede bang sa ibang pagkakataon na lang po yan, pag-usapan yan? Oh, medyo ano po, ano yan eh, importante nga po yan. I watched Yang's interview at sobra po ako nakarelate po yung interview po nito sa kanya. So, yun. Okay. Yung G Studios ay open na po. Yan ay matatagpuan sa Landers, Alabang. Wow! Congratulations and more power! Sa mag-asawang Sarah and Mateo Guidicelli. Yes. Sana makasayaw tayo dyan, ngay. Wow. Next time na may show tayo, dyan tayo mag-dance-dance. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lo, yung mga nanonood sa amin dyan na hindi pa po pala nakapag-subscribe sa amin. Sana naman po mag-subscribe na po kayo. The road to 1 million subscribers na po kami. Agad-agad, di ba? By subscribing, madali lang po. I-click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode ngayon at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment nyo na po yung below, i-click yung like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag-click nyo yung kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. Yes. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, ano man natin, pag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. Mamaloy. At syempre, nandiyan pa rin po yung vlog ko ng ABS-CBN Ball. And thank you so much, Dr. Haya Pakis of Victoria Skin for my skincare. Nandiyan po yan sa Victoria Tower sa EDSA near GMA. And of course, Dr. Jesus Cachasolis of Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan naman po yan sa E. Rodriguez sa tapat ng Christ the King Church. Yes, bunny teeth. Ayan. Diba? Ikaw naman, Rena. Yes, hello mga ka-update. Papalo naman po ang aking... Ayan, paluin niyo rin po kanyang Facebook. Hindi siya papalo. Follow. Oh. Papalo naman po ng aking FB page at Rena po, M-R-E-N-A. Yeah. Oh, sana naman ka 1,000 ka na. No, please. Follow nyo naman na po yung channel ni Mrena. Kiklik nyo lang yung follow or yung like, di ba? Yes po. Oh. Ayan, Mrena, ha? Papalo na nila. Huwag ka na magaganyan. Malakas na palo ba yung gusto mo? Tsaka, Kuya, thank you, Doc LJ di Batike. Hi, Doc LJ! Nag-smile for Asia naman yan. Oh, ayan, at syempre pa aking pasasalamat din kay Doc JC Solis ng Gorgeous Smile at ang Premier Drip at Celeb Skin for my skincare. Yes. Yes. Oh, kita. Oh. Diba?
Diba? Diyan kayo magpa-drip. Marami silang promo dyan. Correct. Oo. At syempre pa ating panayam kay Senator Risa Ontiveros. Yes. Ayan. Ako, ang daming. O, in fairness, puro positive. Diba? At puro mga laban lang ang mga komento. Diba? Oo. Ha? At syempre, meron po akong fan page naman. Ano? Mm-hmm. Kami po ang OGDS Showbiz Update. Yes. Oo, na nasa Apple Podcast at Spotify na rin po. Correct! Pati yung Ichika mo na dali. Yes! Oo, at syempre, stream nyo na po, download nyo na rin. Diba? Oo, at ang OGDS TV po, ayan. Yes. Para sa mga maiikling trivia natin, dyan nyo makikita sa OGDS TV fan page. Yeah. Ayan. At syempre, sa October 14 and 15 po ang OGDS Acting Workshop. Ayan. Yung mga gusto mag-workshop 13 pataas, ayan po, nandyan po. Contactin nyo lamang po sa Instagram at Ellen Workshop. Yes. O yung OGDS Acting Workshop sa fan page. Ayan, ha? Ay, nay, bago tayo magtapos, batiin lang natin yung ating pumusuking ano, ka-update. Si Ma'am Teresa Bunye, hello po! Hello po, maraming salamat po. Si Margo Bunye, hello! Yes. Thank you for watching! At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, pampawasin o GDS sa lagi na sasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi inyong inihihirit sa amin? Ichika mo na! Nangyari? Nagpalay po ka ba? Nangyari lang. Ayan, ako kay Anthony, pinariringgan mo siya. Dapat diet na lang ginawa niya. Oo nga. Ito talaga. Ano kuya, diet ka lang talaga. Oo, takaray. Oo, diet. Oo, bakit may naknak ka ba? Parang, hindi ko sure, ha? Oo, tsaka parang utang na loob pa natin mag-knock siya. Ano yun? Ano? Oh, knock-knock. Who's there? Edi dun tayo sa diet. Wow. Edi dun tayo sa diet, who? Hindi mo matuloy.